Let us pray first before we start. Dear God, thank you for the wonderful day that we have. Please always be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ba natin kantahin mga bata ang I Just Keep Trusting My Lord? Tara, sabayan niya ako. I just keep trusting my Lord. Para sa inyo. Ang title ng story ay Dad's Car Keys.
ang susi sa sasakyan ni tatay. May isang pamilya na mumuhay ng masaya at tahimik. Si tatay, si nanay, si Jeremy at Melissa. Araw-araw, sila ay masaya at mapayapa ang kanilang buhay. Ang kanilang tatay, araw-araw ay pumapasok sa opisina. 7:30 tuwing umaga ay umaalis na ito sa kanilang bahay para magtrabaho. Si nanay naman, nag-aasikaso sa kanilang tahanan. At si Jeremy at Melissa ay kasama na tumutulong kay nanay. Isang umaga, sa di matukoy na kadahilanan, hindi tumunog ang alarm ni tatay, kaya nalit siya sa kanyang gising. Pagtingin niya ng oras, lagpas na sa oras ng kanyang gising. Kinutubaan ng masama si tatay. Parang may hinding magandang mangyayari ngayon araw ah. Siya ay umupo na sa hapagkainan para kumain. Ngunit, habang naghahanda naman ng umagahan si nanay, ay nasunog ang niluluto nitong itlog, pati na rin ang iniinit na tinapay. Dahil sa hindi magandang nangyayari sa umagang iyon, nawalan pa ng pasensya si tatay. Naku! Kailangan ko na magmadali at malapit na mag 7:30! At dali-dali siya kumain ng kanyang umagahan. Si tatay ay naghanda na at nagpaalam kay nanay, pati na rin kay Jeremy at Melissa. At siya ay sumakay na sa kanilang kotse. Binuksan niya ang dala niyang bag na tila may hinahanap. Napasambit siya ng, "Naku po!" Ano sa palagay niyo kung bakit? Tama kayo! Nawawala ang susi ng kotse! Jeremy! Melissa! Nakita niyo ba ang susi? Dumungaw sa may pinto si nanay. Baka nasa bulsa lang ng iyong pantalon, sabi ni nanay. Teka, hanapin ko sa mga bulsa ng iyong pantalon. Baka naman naiwan mo lang doon. At nagsimula nang nagmamadali maghanap si tatay, si nanay, si Jeremy at Melissa. Sa aparador, sa lamesa, sa ilalim ng mga upuan, sa mga drawers, sa mga bags, at kung saan sa ang parte na ng kanilang bahay. Ngunit, hindi nila ito mahanap. Nag-aalalang sabi ni tatay, 7:45 na! Hindi na ako makakaabot nito sa opisina. Si Melissa biglang nagsalita, Ah, alam ko na! Siya ay pumikit at nag-pray. Please, dear Jesus, tulungan niyo kami. Sabihin niyo po kung nasaan ang susi ni Daddy. Pagbukas ng mga mata ni Melissa, hulaan niyo kung ano ang nangyari. Daddy, look! Andito ang susi! Sabi ni Melissa. Nakita niya ang susi na sa ibabaw lang pala ng sideboard. Hindi ako makapaniwala, ang sabi ni tatay. Kinuha niya ang susi at dali-dali na siyang pumunta sa labas para sumakay sa kanyang sasakyan. Dad, tawagan mo kami ha kung makaabot ka sa opisina, habol ni nanay. Nagsimula na magligpit sina Jeremy at Melissa ng bahay. Maya-maya ay nag-ring ang kanilang telepono. Hello? Si Melissa ang sumagot ng telepono. Si tatay ang nasa kabilang linya at sabi, Melissa, pakisabi kay mami nakaabot ako. Walang traffic sa kalsada kaya mabilis ang aking biyahe. Salamat sa paghanap ng aking susi. No, Daddy, sagot ni Melissa. Jesus did. Kay Jesus ka po magpasalamat. Yes, I will, anak. Hindi ko kalilimutan siyang pasalamatan, sagot ni tatay. Hi! Ang ganda naman ng kwento. Nagustuhan niyo rin ba? May tanong ako sa inyo, mga bata. Nasubukan niyo na bang humingi ng tulong kay Jesus? Huwag kayo mahihiya sa kanya magsabi ng mga gusto niyo sabihin
dahil si Jesus ay palaging nakikinig sa atin. At pag tayo ay humingi ng tulong sa Kanya, bago pa natin sabihin, ay alam na Niya ang kailangan natin. Ang sabi sa 1 John 5, verse 14 and 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan Niya tayo, alam din nating ibinigay Niya bawat hiling natin sa Kanya. Let us pray. Dear God, salamat po dahil di po kayo nagsasawa makinig sa aming prayers. Thank you din po for answering them. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli! Paalam! Yay! Nakita ang susi ni Daddy. Mabait talaga si Jesus, di ba? Kasi sinasagot niya ang prayer natin. Kapag may nawawala, may masakit sa atin, o may kailangan tayo, ano ang una dapat nating gawin? Tama, mag-pray! Kasi kapag nag-pray tayo at sinabi natin yung problema natin kay Jesus, tutulungan niya tayo at sasagutin niya ang prayer natin. Dahil Jesus answer prayers! Tama! I-type sa comment box, Jesus answers prayers. O paano? Bukas ulit ha, magkita-kita tayo dito sa story time. Bye!